Ang kwento nga natin ngayon ay tungkol nga sa mga tao na nakatira sa tubig. Ang kwento nga ng mga Sama Badyao na kilala nga sa atin dito sa Pilipinas sa tawag na Badyao. Pero alam nyo ba na ang mga Sama people nga kung saan kabilang itong mga Badyao sa atin ay hindi lang po sa Pilipinas makikita. Matatagpuan din sila nga sa Malaysia at Indonesia. Marahil nga ay isa nga sila sa mga pinaka-interesting na mga tao sa mundo dahil nga sa kakaiba nilang uri ng pamumuhay. Ang mga Sama people nga ay binansagang si nomad dahil nga literal na nakatira nga sila sa dagat. Ang kanilang komunidad nga ay nakatayo sa mismong dagat, malayo nga sa ingay at stress ng nakakapagod na syudad. Ay sana all malayo sa stress. At dahil nga dyan, ang kanilang buhay nga ay umiikot lang basically sa dagat. Dahil ito nga ang kanilang environment. Dito nga sila kumukuha ng kanilang makakain at ikabubuhay. At syempre ito na nga rin ang nagsisilbi nilang libangan nga sa buhay. Bihira nga silang nagagawi sa kalupaan. Pumupunta nga lamang sila doon para nga magbenta ng kanilang mga huling isda, bumili ng kanilang ilang mga pangangailangan at para nga gumawa ng kanilang bangka na ginagamit. At dahil nga halos buong buhay nga nila ay literal na napaliligiran sila ng tubig, kilala itong mga Sama Badyao bilang mga great swimmers. Actually, alam nyo, sabi nga nila kaya umano nilang pigilin nga ang kanilang paghinga ng 5 minuto habang sumisisid sila doon sa ilalim ng dagat. At dahil nga sa sobrang galing din nilang lumangoy, umabot pa nga sila sa lalim na 230 feet for a dive na wala nga kahit na anong diving equipments na ginagamit. Ginagawa nila yan tuwing nanguhuli nga sila ng mga isda na kanilang makakain at maibibenta na rin. Kaya nga ang tanong natin ngayon, ano nga kaya ang sikreto nila? Bakit nila nagagawa yan? Well, alam nyo ba, po sa isang pag-aaral, ang kakayahan nga nito mga Sama Badyao sa ilalim ng tubig ay nasa kanilang DNA na mismo. Nagagawa nilang pigilin nga ng matagal ang kanilang paghinga dahil nga sa process na tinatawag nating natural selection. Mas malaki umano nga ang kanilang spleen ng around 50% lang naman kumpara nga sa mga taong nakatira sa kalupaan doon nga sa kanilang lugar. At dahil nga dyan, they have higher reservoir of red blood cell na nagiging dahilan nga kaya nga mas nakakatagal sila sa ilalim ng tubig. Ganito nga rin ang meron sa mga Weddell Sea. For example, isa pong uri yan ng mga deep diving seal. Alam nyo ba, si po sa mga scientists, they have disproportionate large spleens niya kumpara nga sa ibang mga seals. Kaya nga mas nagagawa nilang mag-dive ng mas malalim. Well, kung ngayon nyo lang po yan nalaman at naliw kayo sa facts na ito, ipakalik naman po ang ating video at pakifollow na nga rin yung ating Facebook page. Nasa baba po yung link. And with that, muli kaming nagpapasalamat sa walang asawa ninyong pagsuporta sa amin. Once again, ako nga muli ang inyong kuya, si Kuya Edin, na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.